11 Kabanata. Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi, "Tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana. At bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit, huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na yon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Hindi nila igagalang ang banal na lunsod sa loob ng 42 buwan." Ipadadala ko ang 2 saksi na nakadamit ng sako. At sa loob ng 1,260 araw ay ipapahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Ang mga saksing ito ay ang 2 punong ulibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa bibig nila at tutupukin nila ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraay mamamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aaho ng halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay maahandusay sa lansangan ng dakilang lunsod na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw, ang kanilang mga bangkay ay panonoori ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Magdiriwang sila at magbibigaya ng mga regalo, sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Pagkalipas ng 3 araw, sila'y muling binuhay ng Diyos at sila'y tumindig at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. "Umakyat kayo rito!" At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit na sakay ng ulap. Lumindol ng napakalakas ng oras ding yon. Nawasak ang 10 bahagi ng lunsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluwalhati nilang Diyos ng kalangitan. Natapos na ang 2 at malapit na ring mangyari ang 3. Hinipan ng 7 anghel ang kanyang trompeta, at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, "Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na sa Kristong ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman!" At ang 24 na matatandang nakaupo sa kani-kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa kanya. Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagngingit-ngit ang mga di kumikilala sa iyo dahil sa dumating na ang panahon ng iyong poot, ang paghatol sa mga patay, at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat na may takot sa iyo, dakilam at hamak. Panahon na upang lipulin mo ang mga sumira sa sanlibutan." Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kapanang tipan sa loob. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat
Dumagundong ang kulong. Narinig ang malalakas na ingay. Lumindol at umulan ng yelo.